Na na-comatose po yung aking pong kapatid. 2 linggo po siyang nasa ICU dahil po sa naging virus po sa kanyang brain. Nung napakabigat na po nung nararamdaman ko po nung time na yon, sa awa ng Diyos, sinubukan ko po makalapit po uli sa kapatid na Ellie para makahingi po ng pananalangin. At sinabi naman po ng kapatid na Ellie na isasama nga po siya sa pananalangin nung time na yon. At ang hindi ko po malilimutan, after pong sabihin yun ni Brad Ellie, dati po akong Katoliko at maaga din po akong na-expose sa mga bisyo nung bata pa lang po ako. Lumaki po kasi akong parang happy-go-lucky, kaya sa murang edad naranasan ko pong uminom ng alak, manigarilyo at nakatikim din po ako ng marijuana. Naranasan ko din po nung bata ako na maging pasaway sa aking mga magulang at meron din pong pagkakataon na dahil madalas kaming nasa kalsada kahit gabi na, napagkamalan po kami tapos hinabol po kami ng mga tanod doon sa lugar po namin. Nung pong nag-high school na po ako, common nakakapakinig-pakinig naman po ako kay Brad Ellie na po noon. Sa kasagsagan po nung nagbibisyo-bisyo ko, bigla po akong nakaramdam na gusto ko pong makinig ng doktrina. May nagpaisip po sa akin bigla na, kung di ka makikinig ng mga aral ng Diyos, mapapariwara ka. Awa po ng Diyos na kapag tuloy-tuloy naman po ako sa pakikinig ng doktrina, at nung pong ilang araw na lamang po bago po yung aking bautismo, dumating pa po yung ibang mga tukso na yung mga barkada ko, niyayaya pa po ako na sumama sa mga inuman at ibang mga party. Pero sa awa at tulong po ng Diyos, na bautismuhan po ako noong November 17, 2006. Nung pong bagong bautismo po ako, napagkalooban po ako ng tungkulin na maging teatro kristyano. At bilang kabataan po nun, kung wala po kaming pamasahe, nakakaraos lang po kami na makadestino sa pamamagitan po ng pagsabay po sa mga kapatid, makapunta lamang po sa pasalamatan. Papalit po ba kayo? Opo bro. Ang time po na yon, nakita ko po yung kahalagahan ng pagganap po ng tungkulin, na bagaman mahirap kung minsan at wala pong pera, mahalaga po na mapagsikapan na makaganap po yung ating puntungkulin sa tulong ng Diyos. Naranasan ko po na masubok po yung aking pananampalataya nung nagre-request po ako kung paano po ako mapopromote doon po sa kumpanyang aking pinapasukan. Ang sinabi po sa akin nung boss ko po that time, pwede po akong mapromote kung mag-handle po ako ng sarili ko pong project na nagkataon po nung time na yon ay patungkol po sa Pasko nila. Naglaban po yung aking kalooban na naramdaman ko po na handa na lang po akong mag-resign kaysa gawin ko po yung bagay na yon. Sa awa ng Diyos, kung hindi po ako agad pinayagan po nung kumpanya, may nakapagpayo po sa akin na makipag-usap kay Brad Ellie sa pamamagitan ng text. Nung humingi po ako ng payo sa kapatid na Ellie, ang sinabi niya po sa akin na natatandaan ko noon, kung ginagawa mo yan hindi naman dahil sa pananampalataya kundi dahil lamang sa trabaho mo, huwag kang umalis. Sa awa po ng Diyos, pagkalipas po ng ilang buwan lamang, na-promote po ako after po nung natanggap ko na po din yung payo po ng kapatid na Ellie doon po sa aking trabaho. Natutunan ko po sa karanasan na yon yung pong kahalagahan na hindi po tayo magsariling kalooban at magpasakop po tayo una sa Diyos at sa atin pong mangangaral, na kung gagawin po natin yon, wala pong anumang masama na magiging dulot po sa ating mga buhay. Noon pong 2016, naranasan po ng aming pamilya yung isa po sa pinakamabigat na pagsubok po sa amin, na na-comatose po yung aking pong kapatid. 2 linggo po siyang nasa ICU dahil po sa naging virus po sa kanyang brain. Nung napakabigat na po nung nararamdaman ko po nung time na yon, sa awa ng Diyos, sinubukan ko po makalapit po uli sa kapatid na Ellie para makahingi po ng pananalangin.
At sinabi naman po ng kapatid na Ellie na isasama nga po siya sa pananalangin noong time na yon. At ang hindi ko po malilimutan after pong sabihin yun ni Brad Ellie, hindi po naglipas yung ilang araw, bigla na lamang pong dumilat at nagising po sa pagkakakomatose po yung aking kapatid. Na ang nasabi na lamang po ng mga doktor, himala na lang po yung nangyari sa aking kapatid. Sa awa po ng Diyos, noong pong taong 2017 na 2018, nakarating po ako sa Brazil. At bagaman di karapat dapat, nagkapalad po ako na makita po ang kapatid na Ellie ng personal at makausap po siya. Awa po ng Diyos din noong pong taong 2021, nakadalaw po kami sa KD Rock at napagkalooban po kami ng Diyos na makita po ang kapatid na Daniel. Naramdaman ko po yung nawala po yung longing ko sa kapatid na Ellie dahil naramdaman ko po na yung, hindi ko po maipaliwanag pero ang nararamdaman ko po yung espiritu mismong nasa kapatid na Ellie, yun din po ang nasa kapatid na Daniel. Sa awat tulong po ng Diyos, nakakapagpatuloy po ako at sa maliit na paraan, nakakabahagi din po sa MCGI Business Department. Kasama ko rin pong naglilingkod sa Diyos ang aking pong mga magulang at ang ilan po sa aking mga kapatid, sa aking pong may bahay, pati po ang kanyang mga magulang at sa awa ng Diyos, sa pagkalooban na din po kami ng pamana na galing po sa Diyos. Ako po si Brad Leo Grape at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos.